Hi, hello. Good afternoon, everyone. Mary Grace Stein here. Thank you so much for coming here today sa ating Zoom webinar. So, ang ating topic for today is about the financial literacy. So, isa nga pala akong associate financial planner ng AFP at isa rin akong life coach sa John Maxwell team. So, isa rin ito sa aking mission na makatulong din sa ating mga kababayang Pilipino kung paano makapag-save at makapag-invest para sa kanilang health at saka sa kanilang future. Okay, alam ko marami tayong mga OFW na na matagal na nagtatrabaho pero na hindi pa rin makauwi, no? Hindi pa rin makatigil sa pag-work dahil sa karamihan sinasabi nila wala daw na ipon. At totoo nga naman yan kasi kahit ako, experience ko rin ng matagal na panahon dito sa Japan sa pagtatrabaho, nauubos din lang kapag kami nagkakasakit sa family. At syempre kung wala tayong tamang investment, no? Tamang paraan sa pag-iipon, yung pera natin ang bilis mawala, no? Isa rin yan sa mga experience ko na ang pera pala parang ano, saglit lang wala na, naubos agad samantalang ang tagal nating inipon. So kung hindi pala natin alam yung tamang pamamaraan sa pag-iipon at sa pag-iinvest at ano yung mga dapat na unahin natin, no? Kasi kung wala tayong mga pang emergency fund, no, pang opportunity fund pagka dumarating, hindi natin alam kung saan natin kukunin. So yung mga naipon-ipon natin or naipon-dar natin ay nauubos din uli nang dahil hindi tayo handa. So isa tong way para tayo ay maging handa sa ating pagtanda, no? At lalo na ngayon na may pandemic, hindi natin alam, no, ang ating health, no, kung kailan tayo ma-hospital, meron ba tayong nakahandang pera para doon. Okay, so hindi ko na patagalin at today ang unang i-share ko sa inyo is itong about sa membership orientation ng IMG. So sino ba si IMG? So si IMG ay isang brokerage company na ang kanyang mission ay maturuan ang mga Pilipino sa tamang pag-build ng financial foundation. At nakipag-partner din siya sa malalaking company sa atin, mga kilalang company, financial companies na tutulong din sa atin para magkaroon din tayo ng isang another way ng stream of income din natin, no? So another source ng income natin. Kasi mas maganda, sabi nga, mas maganda kung hindi lang isa ang ating source of income, kundi ilan, no? Mawala man yung isa, matanggal man tayo sa trabaho, at least meron pang ibang natitira. Okay, so ito yung mga problem natin ngayon. So ano ba ang mga problem ng nating mga Pilipino? Kahit dito sa Japan na mayaman na country, pare-parehas lang pala ang problem natin. So ang unang-una, itong apat na major areas, no, na talagang challenging sa atin, lalong-lalo na ngayong may pandemic. Unang-una, yung uncertain labor market. So halos lahat may problem sa trabaho. Yung iba, umikse yung oras ng pagtatrabaho nila. Yung iba naman, nawalan talaga ng trabaho. Marami din akong kaibigan na nawalan ng work. Tsaka bumaba yung mga sweldo nila, no? Yung dito sa Japan, dati hanggang 65 nagtatrabaho pa. But ngayon, nasa 55, pinapatigil na, no, sa pag-work dahil hindi na kailangan ang madaming mga staff dahil nga sa mga technology. Then pangalawa, low savings and high debts. So marami naman talaga sa atin na natapos na, nag-retire na, wala pa rin ipon at baon pa rin sa utang dahil yung mga inaasahan natin na pambayad dun sa mga biniling bahay, mga lupain, mga sasakyan ay hindi nababayaran ng dahil sa kulang ang kinikita. Lalo na kapag ka medyo malaki ang family at yung mga bata ay nag-aral na ng college, no? So yan, low savings and high debts. So ang sunod, yung high cost of education. So karamihan, syempre, yung mga bata hindi natin napaglaanan ng pera sa pag-aaral, no? Ngayon gusto nilang mag-college, paano mga kapag-college kung hindi prepared ang magulang? At yung pagpapaaral, minsan kahit kinuha na natin ng educational plan, no, pagdating ng panahon na magka-college na, yung pera pala ng educational plan hindi na sapat doon sa presyo ng tuition sa school, no?
Kasi syempre, ano, tumataas ng tumataas every year, no? Yung inflation talagang mabilis. So yung pera natin hindi dumadagdag pero yung presyo ay tumataas. Then yung pang-apat yan, increasing cost of living. So hindi lang yung education kundi yung mga pang-everyday needs natin, no? Talagang tumataas lahat. Yung ilaw, tubig, rental ng bahay, pagkain, no? Pag nagkakasakit, pag nasisira ang bubong, yung bahay, pag nasisira, pag re-repair, talagang lahat tumataas, no? Dati daw ang SIM mura lang, ngayon mahal na, kaya pag nagbabagyo dapat yung SIM wag lumipad, no? Mawawalan tayo ng bubong. So yung apat na yan ang ating main na problem ngayon. Kaya sabi nga kahit daw sa US, no, the wealthiest country in the world, marami pa rin daw na nagre-retire na mahirap. Karamihan after ng retirement, nagtahanap pa rin sila ng trabaho dahil hindi pa tapos yung mga hinuhulugan nilang mga properties or pag-aaral ng mga bata. Then, sino ba yung nagko-control ng future natin, no? Tayo ba or yung ating manager ba, yung ating employer ba? Sabi dito, hindi, no? Hindi daw yung government, hindi yung employer, hindi daw yung bank or yung broker, no? So, ang future daw natin dapat nasa ating kamay. Tayo yung gagawa ng pera, tayo yung magsasave, tayo mag-accumulate, tayo din ang magpo-protect ng money natin. Kasi karamihan, especially sa mga nasa ibang bansa, no, pinadala na lahat ng pera, akala niya madami na yung pera niya, pag-uwi niya naubos na pala, no? So kaya tayo ang dapat talaga na nagsasave. Tayong dapat na nagma-manage ng pera natin, especially yung mga family na hindi marunong maghawak ng pera, no? So be your own money manager, sabi nga, understand how money works and make money work for you. So paano nga ba ma-build ang strong financial foundation? Kung nakikita natin tong pyramid dito sa baba, no? Saan ba nag-uumpisa? Sa bubong ba nag-uumpisa ang pagpapatayo ng strong financial foundation? So sabi nga, katulad daw sa bahay, nag-uumpisa sa ground, nag-uumpisa sa baba. Kung makikita natin ito, so umpisa sa baba, dapat meron tayong right planning. Dapat nagpa-plan tayo kung anong klaseng bahay ang ipapatayo natin. Anong klase ng financial ang gusto natin? Gusto ba natin na mahinang klaseng financial or matatag, no? Matatag na financial foundation. So, unang-una, magpa-plan tayo. Anong klase ng buhay ang gusto natin? Gusto ba natin simple lang? Gusto natin marangya, no? Then, pangalawa, protection on life, no? So, protektahan natin yung life natin, no? Yung health natin, yung disability natin. So, kailangan nating protektahan. At syempre, before that, kailangan nating protektahan yung ating health, no? Dapat healthy tayo. Kasi pag magkakasakit tayo, lahat ng inipon natin, mauubos, no? At saka dapat meron tayong pang basic needs sa katawan natin, yung pagkain natin. Dapat nandyan yung regular na dumarating. Kasi kahit gusto nating maging healthy, kung hindi, wala tayong regular na income na pumapasok sa atin every month, hindi rin natin ito magagawa. So, dapat meron tayong regular na income, no? Para maprotektahan natin yung everyday needs natin, yung basic needs natin. Then, kukuha tayo ng healthcare, no? Paano pag nagkasakit tayo, no? Yung pera natin, tama-tama lang. Dapat meron na tayong nakahanda, may healthcare tayo. Pag na-disable, o paano, dapat may insurance, no? At kung ano mangyari sa atin, no? Paano yung mga naiwanan, yung mga family, especially yung mga bata, maliliit pa, no? Then sunod, bawasan ang utang, manage debt, reduce liability. So karamihan sa atin, gustong-gusto natin yung mga material na bagay. Minsan yung credit card, kinaskas na ng kinaskas dahil sa magandang bag, sa magandang sasakyan, no? Na hindi naman gaano kailangan. So dapat medyo isipin natin, no? Paano ba? Kailangan ba ito? Liability ba ito? Or investment ba ito? No? So dapat titingnan natin para mabawasan yung ating mga pagkakautang. Then sunod, meron na ba tayong emergency fund? So sabi sa States, ang emergency fund daw at least 6 months. Dito rin sa Japan, at least 6 months ng salary natin dapat nandyan intact. Just in case po anong mangyari, meron tayong huhugutin. Magsarado man yung bangko, meron tayong pera na nandyan na pwede nating ibili just in case nagkaroon ng kalamidad, no?
So yung emergency fund. Once na okay na yan, saka pa lang tayo pala dapat mag-invest. So minsan nauuna na yung investment, hindi pa inayos yung lahat. Kaya pagka na problema, yung investment kukunin. So dapat pala ang investment nasa huli. So kaya siya nandyan sa taas ng pyramid na yan dahil sa hulihan pala siya. No, hindi siya nauuna. Then, ito nga, a new world of possibility. Kung nakikita natin, do it yourself na ngayon, no? Pagbibili ka, hindi na kailangan yung mga staff, hindi ka na pupunta sa tindahan dahil lahat na online, nakakapag-order ka na online. Kami, online kami nag-o-order. Dito nga, kahit yung pagkain, online na rin in-order. Kahit McDonald's, online na rin in-order. Kaya dapat marunong na rin tayo paano mag-order online. Katulad sa amin, pag may gusto kaming bilhin, gusto naming mag-travel, mga healthcare namin, skincare, lahat online namin yan binibili. At karamihan, marami natututo na rin kung paano maging member sa mga companies na yan para pag o-order tayo online ay meron tayong discount, no? So ganun din ang IMG. Meron din ditong online din ito, no? So dito naman, tayo din ang mag-o-order ng sarili natin kung ano ang gusto natin. But in this case, healthcare, mga financial things naman ang ino-order dito na pwede nating gawin, no? Itong IMG, pwede tayong bumili ng property through dito din sa IMG, no? Pwede tayong kumuha ng healthcare na galing din dito. Pwede tayong bumili ng sasakyan through this one also para meron tayong mga discounts. So dito, ano ang matututunan natin? So get educated sa mga personal finance na mga lessons ituturo sa atin dito. Then meron tayong hundreds of financial product and services. Meron din tayong training and support to manage your money. Save on various products and services, no? Meron tayong mga discount. At saka, isa rin ito na pwede nating gawin na ating business kasi meron din ditong earning commission by sharing our know-how to customer, no? So, pwede rin nating i-share, no? Ang mga natutunan natin dito. Once na i-share natin, meron din tayong makukuhang commission kasi bibigyan din tayo ng mga companies katulad ng healthcare, ng real estate, insurance, bibigyan din tayo para din tayong sub-insurance agent, parang ganon, no? So, do you know how money works? So, paano nga ba ang money nag-work? So, ito yung tinatawag na X-curves curve concept. So, ibig sabihin sa X-curve concept, dati, bata pa tayo, no? Inaalagaan natin yung family natin. Hindi pa tayo secure, no? Less secure pa tayo. So, ngayon, pag bata tayo, dapat nag-i-start na tayo mag-work. So, once nag-start tayo ng work, dapat unti-unti na nating binibuild yung ating wealth, no? Dapat nag-uumpisa na tayong mag-ipon, no? Mag-invest. Dapat para pagtanda natin, secure na tayo. So, pagtanda na tayo, matanda na tayo, ibig sabihin, nahihirapan na rin tayo magtrabaho. Yung katawan natin, humihina na. Yung sweldo natin, humihina. Pag nag-retire, alam nyo, ang salary, wala pang kalahati, di ba? Bumababa. At mahina na yung katawan mo, marami ka ng mga nararamdaman. Sabi nga, marami ng arthritis, no? Marami ng masakit sa katawan. So, ibig sabihin, marami na rin pangangailangan sa pagpapagamot. So, dapat, pag tumanda na tayo, yung pera natin, madami na. So, paano natin gagawin? So, habang bata pa, nag-uumpisa na tayong mag-build ng wealth, no? Para pag matanda na tayo, na hindi na natin kayang gumalaw masyado, konti na yung abilidad natin, konti na rin yung ating kakayahan na mag-trabaho at kumita ng pera, yung pera natin na ang mag-take care sa atin, mag-aalaga sa atin. Kasi dumami na yung pera natin after many years, no? Then itong tinatawag na 10-20 rule. So ano yung tinatawag na 10-20 rule? So sabi dito, kung gusto daw natin na maprotektahan ang ating family, dapat daw yung 10 years worth ng ating income ay nakatago, no? So kung ang income natin, sabihin natin na halimbawa kumikita tayo ng 50,000, no? Sabihin na lang natin 50,000 a month ang kita natin, no? So 50. So sa 50,000 a month, no? Times 12. So meron tayong 600,000, no? So 600,000 times 10, dapat meron pala tayong 6 million kung gusto nating protektahan ang family natin. So ibig sabihin, yung 6 million, meron tayong ganyan or may insured tayo ng 6 million
just in case may nangyari sa atin, yung family natin is mabubuhay pa rin ng same ng lifestyle natin ngayon, no? Kasi meron silang perang ganun, may ibibigay sa kanila ang insurance. At kung gusto naman natin na medyo gumanda-ganda ang kanilang kalagayan, kahit mawala tayo sa mundo, kailangan daw natin ng worth 20 years ng ating income. So, ibig sabihin, dapat meron tayo ng 12 million, no? Kung ang ating salary ay 50,000. So, 50,000 times natin by 12, kasi 12 months ang 1 year, ita times natin ng 10 years kung ordinary lang, or 20 years kung gusto natin na medyo okay. At kung gusto, kung iniisip natin na hahaba ang buhay natin, at least worth of 20 million ay 20 years na income, dapat meron tayong naka-intact, no? Kasi pag tumanda na tayo, syempre may mga gagawin pa rin tayo, no? So 20 years, biruin niyo, kung 50,000 ang sweldo ninyo, dapat meron pa lang 12 million na nakatago para hanggang mag-retire tayo, kampante naman tayo. So sino ba ang meron ng 12 million, no? Medyo mahirap pala 'yan, no? Kaya dapat alamin na natin kung magkano ba ang 10 years worth ng income natin hanggang sa 20 years worth ng income natin. Kasi kung iisipin natin na gusto pa nating mabuhay ng mahabang panahon, no? Then itong the magic of compound interest. So dito itong the rule of 72, no? So ito ay ginawa ng mathematician na si Einstein. Sabi niya, ang pera daw nadodoble, no? Madodouble yung pera mo pag nilagay mo sa isang investment ng after many years ng ilang doble, depende daw sa interest rate na paglalagyan mo. So paano daw siya kukwentahin? So ganito daw yan. Kung ang pera mo inilagay mo sa interest rate ng 4% per annum, per year, no? So pag nilagay mo sa 4% per annum, ang computation pala niyan, 72 divided by 4 equals 18. Kung nakikita niyo itong nandito sa left side, no? So age of 29, meron siyang 100,000, nilagay niya sa 4% na interest rate. So after 18 years, saka pa lang siya naging 200,000. 18 years bago pa madodoble ang pera. Then another 18 years, saka naging 400,000. So pag sinabi sa atin na bukas madodoble na yung pera mo, huwag tayo maniniwala kasi ayan, nakasulat siya, no? So pag nilagay naman pala sa 8 years, 8%, no? So 72 divided by 8 equals 9. Ibig sabihin, pag 8% yung pinaglagyan mo ng pera mo, in-invest mo sa 8%, inaabot ng 9 years bago madoble. Kung nakikita natin, 29 years old, dito sa gitna, no, naglagay siya ng 100,000, 38 na siya, naging 200,000 yung pera niya. Then after 9 years na naman, naging 400. So every 9 years siya nadodoble. Kung ilalagay naman natin sa 12%, 72 divided by 12 is 6 years. Kung makikita natin, medyo umiksi, no? Kasi 12%, medyo mataas yung pinaglagyan natin. So kung titingnan natin, 29 years old, lahat itong tatlong tao na to ay 29 years old, 100,000 yung pera nila. So dito, every 6 years, nadodoble yung pera nung isa na naglagay sa 12%. So age of 29, pare-pareha silang may 100,000. Pagdating nila ng 65, yung isa may 400,000, yung isa may 1.6 million, at yung isa naman ay may 6.4 million. So, depende pala sa paglalagyan natin ng ating pera. The more na matagal, the more na mataas ang interest rate, the more na mabilis ang pagdami ng pera natin. Then, alam nyo ba ang about sa mutual fund? So, yung mutual fund na yan, yan naman yung investment din na nilalagay kung ang pera mo ay monthly mo lang ihuhulog or paunti-unti mo lang ihuhulugan, no? So, kahit sa mga empleyado, pwedeng gumawa nito, pwedeng maghulog ng maliit na halaga. Every time, every salary, maghuhulog ng paunti-unti. At yan din ay dadami din, no? Pero, syempre, dahil paunti-unti, mabagal din ng konti, no? Then, alam ba natin ang insurance, no? So, ang insurance pala, ang life insurance, no? Marami palang iba-ibang klaseng life insurance. Kaya, itong life insurance, bago tayo kukuha ng insurance, dapat aalamin natin. Meron palang tinatawag na term life, whole life, universal life, variable life, index life. So, yan ang magtuturo sa atin yan, yung insurance agent natin. Dapat alamin natin kung ano yan bago tayo kukuha ng insurance. At meron din tinatawag na group insurance. So, ito naman doon sa mga nagtatrabaho sa company, no?
So doon naman sa group insurance, pag wala ka na sa company, wala ka na rin insurance niyan, no? Hindi ka na rin kasali. Nandyan ka lang may insurance kapag kasali ka pa, nagtatrabaho ka pa. At itong tinatawag na dime method to calculate your insurance protection need, no? So ito, malalaman naman natin dito sa dime method kung properly insured na ba tayo. Hindi lang basta may insurance. Ang tanong, sapat ba yung insurance mo para protektahan ang family mo at maprotektahan ka kung hahaba ang buhay mo. So ito ang dime method. So yung D, ang ibig sabihin niyan, may kautangan ka ba? Kung may kautangan ka, ilalagay mo yan dyan. Ang I naman, income. Magkano ba yung income mo every month? Ang M naman, mortgage. Kung meron kang mga mortgage, no? Bumili ka ng bahay, ng lupa. At saka yung E, yan yung education. Kung may mga anak ka na mag-aaral pa, maliliit pa ngayon, dapat kasali pala yan. So kung magkano ang total niyan, yung kautangan mo, yung monthly income mo, yung mortgage mo, saka yung education ng anak mo, kung ilan silang magka-college after ilang years, dapat pala nakakwenta din yan. Kasi karamihan sa atin, iniisip natin may insurance na tayo, pero kulang pala yung insurance natin. Kung ano mangyari sa atin, hindi pala kayang bayaran ng insurance yung mga responsibilidad natin, no? So yan, mapag-aralan din natin. Tatanungin natin yan sa insurance agent natin. Then, insurable pa ba tayo? Kung may sakit na, syempre, hindi na pwede. Kung matanda na, hindi na rin pwede. So sabi nga dito na sa US, no, marami daw na nagkakasakit, no? One in three women na may risk daw to develop cancer during their lifetime. So ang nanay ko nagkaroon ng breast cancer age of 60 na matay. So 8 million Americans daw ang merong type of heart disease. Yung tatay ko din, 38 years old, inatake sa puso na matay din, no? So maraming mga nagkakasakit. Alam natin, alam ko sa bawat isa, meron kayong kakilala na meron itong mga sakit na to. So meron din daw tinatawag na tax advantages, cash value in life insurance, such as tax-deferred growth, tax-free withdrawal, and tax-free death benefits. So itong mga bagay na to, dapat aralin natin to bago tayo kukuha ng insurance, no? Kasi mas maganda na alam natin. Alam ko karamihan sa atin, kahit ako kumukuha ng insurance, hindi ko rin binabasa, no? Dapat babasahin natin kasi later magugulat tayo, ay hindi pala yan kasali, ganito pala yan, no? Then, ano ba yung long-term care? So itong long-term care, ito yung pag tumanda ka. Siyempre, gusto natin mabuhay ng mahabang panahon, no? So kailangan protektahan natin na pag matanda na tayo, hindi tayo pabigat sa ating family, no? So the lifetime income option for long term can provide you with income as long as you live. So pag nag-umpisa tayo ngayon na nag-invest hanggang sa pagtanda natin, meron tayong tinatawag na long term care. So habang tayo ay nabubuhay, meron tayong ano, hindi na tayo pabigat pag nagkasakit tayo, no? Pag matanda na tayo, may kakainin tayo, may mag-aalaga sa atin kung nag-umpisa tayo ngayon at kung yung hinulog natin ay sapat. Kasi baka konti lang hinulog natin, ang expect natin malaking bagay, hindi 'yun pwede, 'di ba? Dapat kung gusto natin na medyo maayos din ang buhay natin pagtanda natin, dapat madami-dami din ang ilagay natin. So yung long-term care, no? Nagpo-provide siya ng healthcare. Pag nag-retire na tayo, magagamit natin, no? Then, comfortable ba ngayon ang inyong healthcare, lalo na ngayon may pandemic, no? So, ang mga hospital ngayon, ang public hospital ay puno. So, saan kayo dadalhin doon sa private? So, ngayon, syempre pag private, private din ang ano niyan, ang bayad, no? Ang price niyan, private din. Kaya, kailangan na meron tayo, no? Dapat sapat ang ating, ano, maganda ang ating healthcare, no? Na kayang bayaran kung ano man ang mangyari sa atin, no? So, kaya hindi natin maasahan ang government na bibigyan tayo palagi kasi ang government wala din. Yung mga anak natin na hindi rin nakapag-aral, minsan wala din ibibigay. At saka syempre, may sarili na rin sila. Then, ito nga yung college education, dapat ngayon pa lang nag-iisip na tayo ng funding para sa mga anak na magka-college. Kung ilan ang anak, isipin na natin magkano kaya
ang kakailanganin nila. Kasi syempre, kung ngayon mura pa, baka after 1 year, 2 years, tumataas din ang tuition. So dapat alam natin in 5 years time, in 10 years time, yung bata magka-college, dapat may sapat tayong pera para doon sa edukasyon ng mga bata. So meron din itong mga training, mga seminar para alam natin kung ilan ba talaga ang kailangan ko. Kasi pag hindi natin alam kung ilan ang kailangan na pera sa pag-college nila, mai-start kaya natin, makakapag-prepare kaya tayo. Syempre hindi, 'di ba? So dapat alamin natin. Then protect your future, no? So isa ito na mga problem din na pag namatay yung magulang, nag-away-away yung mga anak kasi saan mapupunta yung mga naiwan na property, na business, no? Yung pera na naiwan, yung bahay na naiwan, yung bank account na naiwan, no? Para hindi magkaroon ng argument yung mga family, mas maganda na gagawa na ng will, no? So meron din tumutulong na mga companies about sa will, about sa mga properties, sa mga businesses ng mga magulang, no? So isa rin to na kapartner din ng IMG. Okay, so ayan, to be a member ng IMG is only 1,500 at no, I'm sorry, 5,000 pesos. Good for lifetime na yan. Then every year, 1,500 ang renewal. So yung mga nasa abroad, nasa $200 yan. Lifetime na, pero every year may renewal na 1,500. So ito, meron tayong financial education workshop, financial check-up, asset preservation. Ayan na yung gagawan tayo ng will, yung mga magmamanage ng mga companies kung meron tayo, mga ari-arian, no? So yan yung asset preservation. Discount from real estate. So ganun din. Pag gusto nyong bumili ng real estate, meron din tayong discount. At discount sa mga ibang financial product and services. Makakasave din tayo sa car. Pag gusto nating bumili ng car, tsaka yung mga insurances, no? Then health product and services, may access din tayo sa Kaiser, no? Tsaka life product and services, life insurance, investment and retirement products, meron din tayong access diyan. Then accreditation sa mga financial product and services, no? Magiging accredited din tayo. Then build a business in financial industry. Ito na nga, meron tayong commission kapag tayo ay nag-introduce din ito. At saka may opportunity din tayo na makapag-travel the world for free, no? Kapag marami tayong ini-introduce na mga tao, meron din tayong benefits na makapag-travel. So ang mga major companies na accredited tayo ay dito sa Kaiser, no? Yung healthcare. So yung Kaiser International Health Group, yan yung Kaiser, yan yung healthcare. So yan accredited ang madaming hospital. Katulad sa amin sa Bicol, yung malalaking hospital NICC, Mother Seton, yun yung mga ka-partner accredited ng Kaiser, no? So kahit sa Manila, so buong Pilipinas, napakadami at magagandang hospital ang kapartner ni Kaiser. Then life insurance, PhilAm Life. So alam na rin yata natin ang PhilAm Life, naririnig na natin, no? So mga insurance yan, group life insurance, group life insurance, mortgage insurance, estate preservation. Then investment, meron tayong Ramper Financial, no? Meron tayong mutual fund, Suldivo Fund, no? Na may access tayo diyan at saka free ang entry, no? Free ang entry at meron na rin tayong 1,000 pesos na binigay ng Suldivo Fund, no? Para makapag-start na tayo. So, yon, Phil Equity Management, ATR Kiming Asset Management. Then, Real Estate, SMDC, Ayala Land, DMCI, Vista Land. So, yan din mga real estate na may discount din tayo dyan, no? Then, General Insurance, MAPFRE Standard Insurance Corporation, QBE, Charter Ping An, Malayan Insurance, AA General Assurance Philippines, UCPB General Prudential Guarantee Insurance. So yung mga motorcycle, fire insurance, accident insurance, business insurance, travel insurance, nandito rin siya sa General Insurance. Then yung Allied Financial Services, yan yung APS na nagmamanage para sa paggawa ng will, pag-asikaso kung paano ihati-hatiin yung mga property, kung anong mangyari sa owner. Okay, so that is the
benefits, no, na maibibigay na itinuturo din ng IMG. All right. So, pakita ko lang sa inyo yung ilang benefits na makukuha natin dito, no? Once na tayo ay naging member na, unang-una meron tayong work itong book, no? Financial e-book. So, pwede nating i-download itong e-book na to. Nandito, tinuturuan tayo ano ang maganda, ano ang dapat gawin, ano ang best step-by-step para magkaroon tayo ng strong financial foundation. Then, free financial e-book nga, ayan, exclusive benefits, may education tayo. Meron tayong lesson about that. Then, ito pa, increase your cash flow. That's debt management, no? Yung mga utang natin. So, may workshop din tayo niyan. Building strong financial foundation, proper protection. Ayan din. At saka, building wealth, asset accumulation. So, workshop din natin yan. Retirement planning, wealth preservation, tinuturo din. Building a business in financial industry. So, ang business natin dito, pag nag-introduce, may commission tayo. May ma-introduce tayo, meron din tayong commission. Then, ito, free financial e-book, insurance licensing. Meron din tayong examination dito, no? Licensing. Pag gusto nating maging insurance agent ng Manila Bankers Life, pwede tayo ditong kumuha ng ano, ng license. May ano, may discount din tayo sa anong tawag dito, sa exam. Then, financial check-up. So, meron din tayo niyan para malaman natin kung ang bulsa ba natin ay healthy o baka hindi na healthy, no? Then, itong AFP. So, actually, ako din, kumuha din ako ng associate financial planning, no? Then, itong RFP, members price din yan, no? Itong associate, itong financial planning certification, no? Ayan ay napakaganda rin kasi ang daming maituturo sa atin about sa financial planning, no? Dahil tayo ay member ng IMG, mura ang ating bayad, no? Para makapag-exam tayo diyan, makapag-aral tayo, ma-certified tayo. So sa Philippines, 1,500, pag nasa abroad 2,500. Ang renewal fee every year nagre-renew ng 1,000 pesos. Ayan, maganda rin 'yan, no? Then itong personal accident life insurance, no? So accident life insurance siya, 300 pesos free. Free yan. So hindi na tayo magbabayad, meron na tayong every year na 300,000 kung anong mangyari sa atin, yung family natin magkakaroon ng makaka-receive ng insurance, no? Associate to MD 100,000, SMD to EMD 200,000, CEO up 300,000. So yon, ang ibibigay na personal accident life insurance. Kasama na yan sa ating membership. Alright, then itong benefits, 50,000 life insurance, no? Sa halaga ng 500 pesos ibabayad ng IMG member, meron ka ng 50,000 na life insurance from Fidelity Life, no? Ayan, at saka 24/7 na pre-memorial concerns daw. Then vision care. So meron tayong free IMG and Kaiser frame, no? Free computerized eye exam. So maximum of 2 pairs a year, no? With multi-coated lens purchase. So maximum 2 pairs a year daw, no? So yan, may free na frame, no? At saka may eye exam pa. Then ito, Kaiser. Free unlimited consultation for members. So, dahil member tayo, may consultation tayong free sa Kaiser Medical Center. Then, discount medical service for members. So, may mga discount din sa Kaiser Medical Center para sa members. At saka discount service for immediate family and members din. So, basta sa hospital na accredited ng Kaiser, meron discount pati ang immediate family natin. Then, become an automatic mutual fund investor. So, ang mutual fund, yan yung fund na hinuhulog natin na nag-i-invest tayo. Bahala na si Ramper Financial kung saan niya yan i-invest, no? Tayo pa unti-unti huhulugan natin every time na may pera tayo. So, binigyan na tayo ng starting na 1,000 pesos. So, dadagdagan na lang natin para kung gusto nating makaipon instead na sa bangko, maganda nang itago dito. Then, sunod, health
care, product and service ng Kaiser, no? Ito may access tayo dito, no? Sa Kaiser Kaiser healthcare product. So yan na yung long-term care, short-term care and senior care. So may investment, may healthcare na, may investment pa. So pagtanda natin, ano, dalawa yan, no? May hindi lang healthcare kundi with investment. Then meron tayong life insurance. So para sa IMG member, meron din tayong most 18 in 18 years, no? Yung insurance na yun na pwede nating kunin, most GRP Income Replacement Assurance, IRA, at saka Everest Memorial Solution. So, yan ay from Manila Bankers. Then, pre-investment seminar. So, Rumper Financial, Soldivo Fund, BPI Investment Management, Atram, FAMI, Philippine PhilEquity, Sun Life. So, yan, may mga seminars din na free din ang seminars natin. Then, mutual fund at zero entry fee. So, kanina, sinabi nga, may 1,000 pesos na tayo at zero. Hindi na tayo magbabayad ng entry fee kasi usually may charge ang entry fee. Then, meron din tayong stock online trading platform na MyTrade, no? So pwede rin tayong mag magsarili, no? Na gusto nating mag-stock trading. So pwede rin tayong mag-invest sa ano, sa trading. Pero dapat alam natin ang gagawin natin kasi kung hindi tayo marunong baka maubos ang pera natin, no? Mayroon din mga guidance and analysis and updates. Then, exclusive rate with Palawan Pawn Shop. Pag magbabayad tayo para sa IMG, ano, libre na yung, ano, yung transfer fee. So, huwag tayo mag-alala. Pag magpapadala tayo, magbabayad tayo para sa IMG. Dito sa Palawan Padala, free ang charge natin. Then meron tayong discount sa mga insurances, non-life insurance, no? Car insurance, personal insurance, travel insurance, bond, fire insurance, marine and cargo. So dito din meron din tayong discount up to 15%, no? Then discount sa mga real estate, SMDC, Ayala Land, DMCI Homes, no? Ayan. Then, itong memorial lots and interment packages, Heaven of Infinity, meron din tayong discount, no? Then, kung gusto nating matuto ng mga online online dominate tools, online networking, mga about online marketing, meron din tayo ditong certification na courses, no? Then, special IMG dominate special course, no, about IMG Dominate Email Bank. So ito ay passive selling, how to create selling machine, mga technique po ito sa online and email marketing, no. Then sa meron din tayong special course, no, sa relationship building, relationship generating leads, writing ebook, about writing naman ito, meron din tayong discount dyan. Then how to create a funnel, no, to focus on your ideal audience. So lahat ng ito ay about sa marketing online, no. So yan. Then meron din tayong memorial concierge. So yan, 24/7 pag gusto nyo nang magpatulong sa kanila, ayan, pwede nating tawagan. Then, APS, ayan na nga yung asset preservation. Sila yung magmamanage ng ating mga assets. Kung wala pang nagmamanage, pwede nating ipamanage sa kanila. May discount din tayo dyan. Then, auto program, pag gusto nating bumili ng, ano, ng sasakyan. So, dito rin sa auto program, pwede tayo dyan makakuha ng discount, no? Then, be in the financial industry. So, ito, we own our business, no? Pwede tayong maging financial educator. So, we teach them, we own our time, we help families, we achieve income that we want. Kung gusto natin na magkaroon ng malaking income, konting income, dagdag na income, pwede nating makuha dito. At saka, ito din ay online system, no? Lahat yan online, no? So, makakatulong din to sa atin na malay natin, baka pangbayad lang ng mga kautangan, or pang shopping, or pang paaral sa mga anak, or anything na gusto natin, pwede rin nating makuha dito. This is also one way na makatulong din sa atin, sa ating financial.
Then of course, meron din tayong mga ano convention, no? Sa iba-ibang bansa, may vacation din, may cruises, no? Meron din tayong mga promotion. Syempre, i-appreciate din, no, na tayo ay kapag tayo ay nag-i-introduce ng maraming tao dito, meron din tayong mga pin na tatanggap, no? Mga promotion na pag tayo ay nagkakaroon din ng mga ranking. Then meron din ano watch, no? Meron din pinamimigay na relo. At meron din mga ring, no? Millionaire's ring ang tawag nila. Pag nakapag-income ka na ng million, mabibigyan ka na ng ring, no? So, meron din Rolex watch, no? Maganda itong Rolex watch kasi ako isa rin sa favorite ko ang Rolex watch. I also like Rolex. So, baka need na rin ng new. Okay. All right. Maganda tong relo na to, hindi nasasira. Okay, and then of course, kung gusto natin ng dream car, bibigyan din kapag marami tayong inintroduce na mga tao, marami tayong tinulungan, meron din free car na pinamimigay someday, no? Then ayan, ito may another free HMO coverage para sa marketing director, worth of 70,000, no? Then SMD 100,000 maximum benefit, then CEO 150 maximum benefit. So kapag ka tayo ay naging nag-ranking, so in 1 year meron din tayong extra na HMO coverage. Pag nagkasakit, magagamit natin. Then lahat ng portal ay ayan, gawa na, i-share na lang natin. Available anywhere and anytime. Then syempre may Dominate Tools tayo. Itong Dominate Tools, yan din yung ating office, no? May office na tayo, digital platform natin, nandiyan na lahat. So i-share na rin lang natin. Then syempre may mga emails din, mga newsletter na darating sa ating email, no? Then ano pa ba? Neura Cash. So ang income natin ay papasok sa ating wallet at yung wallet natin pwede nating i-transfer yung pera sa ating bank or pwede na rin nating ibayad sa ating mga healthcare dito sa IMG, no? Then ayan, so yung mga nasa abroad, meron din tayong ano Visa card para kahit nasaan tayo pwede nating withdrawin ang ating commission. Alright, so may mga events tayo sa iba-ibang lugar na pwede nating salihan o puntahan. Then may mga contest din. Kung makikita natin iba-ibang ano, iba-ibang places din ang contest natin, no? Then ito, actually World Wild Protection. So ito yung mga nasa abroad, international members, no? So accident death benefit is 500,000, burial benefit 100,000, tapos accidental reimbursement pag na accident, no, 100,000. Act of terrorism, 600,000. Unprovoked murder and assault, 100,000. And accidental disablement benefits, no? So accidental disablement benefits, ayan, bawat party ng katawan may presyong nakalagay, no? So ayan din, isa rin yan na benefits para sa mga nasa abroad. Alright, so I hope na-explain ko sa inyong lahat at napakadami ng benefits din. So maganda na rin ito sa halaga ng 5,000 lang, no? At every year, 1,500 ang renewal. Sa mga nasa abroad, $200 ang membership. Then every year, 1,500 ang renewal. So napakaganda. Kung gusto nating gawing business or gusto nating gamitin lang pansarili natin, pwede na rin ito. Hindi siya mahal, no? Okay, so thank you so much at sana na-deliver ko sa inyo ang mga information na makakatulong sa ating lahat. At ito naman lahat ay ina-explain dito. So ang dami natin na mga financial educators, just let us know. Pwede nyo kaming tawagan. We can explain to you. At meron din kami ng ganitong webinar every time. So I hope mag-attend kayo at everybody are welcome to learn, no? Hindi natin matututunan in one day, but every time tayo mag-attend, at I'm sure maiintindihan din natin. At ang kagandahan kasi hindi siya mahal, no? Sa kunting halaga ang benefits ay madami, no? Dahil sa mga companies na yun, malay nyo, bigla kayong nanalo sa loto at gusto nyong bumili ng property sa Ayala, dito nyo na kukunin, may discount pa kayo, di ba? Alright, so thank you so much. I'm Mary Grace Stein here and I'll see you on our next Zoom.